So, saksak natin. Yun. Yun na guys, oh. Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon na rin tayo nagre-repair kasi busy tayo. So, mayroon tayong i-repair ngayon na isang welding machine. Ang brand nito, Sunstar yung ano, yung brand. Ano nito? Inverter, IGBT, welder, ERC 300 300T. So ang problema daw nito, mawala-wala yung power. Mikislap daw yung ano, power. So i-try natin kung anong problema nito. So naka ano na ata to. Tingnan natin kung naka-off yung anong power. Naka-on na yan. So, isaksak na lang natin to. Saksak na lang natin. So, try natin. So, yan guys, oh. Kumikislap lang yung, ano, yung power. Yan. So, di lang natin patagalin. Baka merong pumutok. So, atin to buksan. Para malaman natin kung anong problema nito. Kung sa power ba o sa IGBT nga na-shorted. So, yan ang problema niya guys. Kumikislap lang yung kanyang power. So, tingnan natin yung ano, yung out nito. Kung mayro bang shorted. Ilagay natin sa may ano times 10. So tingnan natin kung may shorted to. So ito yung ano positive. So yung negative. So try natin. So, okay pa man yung kanyang out ng diode. Wala naman siyang shorted. So, wala naman siyang shorted. So, parang nandun ang problema sa may power. Para malaman natin, buksan na lang natin to. So, itry natin ulit guys. Nabuksan ko na yung ano, yung welding. So yan yung kanyang ano, laman sa loob. So subukan natin ulit kung umiikot ba yung ano at pumitik ba yung ano, really. Saksak natin ulit. Tingnan natin kung may umiikot ba nga, umiikot ang ano, yung anong blower. Hindi umiikot yung blower guys, kumikislap lang. So wala, hindi umikot yung ano, really. At hindi pumitik yung, hindi umikot yung blower. At hindi pumitik yung really. Yan o. Yung blower yan o. Yan, hindi makaikot. So kumikislap lang yung kanyang power. So yan yung kanyang blower. Yan o. So, may problema ata to. So, i-check up natin yung ano, yung IGBT nito. Kung ano pa, may sira. Saka, hindi tutuloy yung ano, yung power. So, tingnan natin yung IGBT nito. Kung may shorted. So, ito na guys. Wala na sa kanyang ano body. So ito na ibang klaseng ano to, yung welding na to. Iba-iba yung forma ng mga welding ngayon.
So, i-check natin yung ano, yung 4060 ata yung number na to. Tingnan natin kung may shorted to. Itong 40 and 60 ata. So, i-hang ko muna to, guys. Tatanggalin ko muna to. Yun ang number niya. 40 and 60. Yan. So, tanggalin natin to. Bukan natin tisiran kung may shorted. So, tanggalin ko muna to, guys. Saka, dun sa kabila. To. Kasi yung ito, diode to. So, tanggalin muna natin itong ano, 40 and 60, yung IGBT. So, ito na guys, yung ating problema. Tinanggal ko na lang yung anong aniya, ang yung IC power, tinanggal ko na lang. So, sorry guys kung nabubulol ako pang magsasalita. Ang number nito is the 6834 ang number nito ng IC. So, hindi ko pa to na subukan isaksak. So, i-try natin kung magno-normal ba yung kanyang ano, power nito. So, yan bago yung IC natin. At kinabit ko na lang. So, hindi ko lang na video yung pagtanggal. Kasi para madali tayo matapos, hindi lang natin pabaan yung ating video. So yung power niya kung case lap lang. Ito yung siguro, ito kasi yung hinala ko eh. Case lap kasi yung power at nakasakali ito yung may problema yung IGBT na mga transistor, good yung ano, makabilaan yun, apat na transistor, so good yun, hindi yun sira. So try ko lang yung IC power na to kung gagana ba o magnormal ba yung kanyang ano, subukan natin magnormal ba yung kanyang power. So hindi ko pa na ano, nakabit yan o. Good na guys. IC lang, IC power pala yung ano, yung problema. So hindi ko pa nakabit yung blower natin. So maya ikabit natin. Ano natin to? I-arrange muna na ikabit yung ano, yung blower natin. You know, yung ating transistor makabilaan to. So ikabit natin. Try natin kung gagana ba yung blower. Pag gumana yung blower, good yung relay niya. Kung hindi gagana yung relay, hindi makapower. So, ikabit natin to. Try natin kung iikot ba yung ating blower. So, saksak natin. So, hindi ko pa nakapit pala yung ano, sa ano, blower. Ito yung ano, tinanggal ko na lang muna, hindi ko pa kinabit, maya ko lang yan ibalik. So, magkabilaan kasi yung ano nito, yung transistor, dyan sa kabila. So, i-ano natin to guys, subukan muna natin na walang IGBT. Yun no, yung kanyang ano, transistor. So, ang number yan. Transistor na to, 40 and 60. Yan yung number niya. So, maya-maya ko lang to ibalik. Bukan muna natin na walang transistor. Kung gagana ba yung ating blower. So, i-try na natin. Hindi ko pala nakabit yung ano, yung ganyang sakit sa blower. So yan, subukan na natin. Yung bultay pala sa blower at saka sa relay, common pala sila dito. So ito na guys, subukan natin kung
kung normal na ba yung kanyang ano power at saka hindi na to magpatay sindi yung ano yung ilaw na to. So ito lang yung pinalitan natin yung sa IC power. Hindi ko pa nakabit yung ano transistor na 40 and 60 yung number. So subukan natin kung okay na ba yung ano yung power IC nito. So okay na guys. Hindi na siya magpalong-palong, matay-matay. So hindi umikot yung ating ano blower kasi sira yung blower. Sira yung ating blower, guys. Kaya oh, okay yung ano. Okay na yung kanyang power. So subukan ko muna ikabit yung ano, yung transistor na to, ibalik. Kasi yung sira, ito lang yung kanyang IC power. Ito lang yung kanyang ano. Ang number nito is D6834 yung number nito. So ibalik muna yung transistor na apat, guys. Subukan natin kung meron bang out yung ano, yung kanyang sa welding dito sa may out sa positive and negative. So ito na lang yung palitan natin kasi hindi umikot yung blower. Pa maghanap po na ako ng blower. Subukan ko muna yung ano kung okay na yung bang out. Saka ko na to papalitan yung blower kasi magpunta pa tayo doon sa may electronics. So subukan natin muna yung ikabit yung transistor na to at saka subukan natin kung meron na bang lalabas na out diyan sa welding. Hello guys, tinanggal ko na lang yung blower kasi may nakita akong blower dito na nandoon sa may silupin. Akala ko wala na akong stock. So tinanggal ko na lang ito. Ito yung ipapalit natin. Ang voltahe nito 24. So yung sa kabila 24 din. 24 volts yung kanyang voltahe. So ito yung ikabit natin. Kabit ko muna to, guys. Saka atin na to susubukan kung mayroon na bang out dito. Saka hindi na to matay-matay yung kanyang ano, digital. Kabit ko muna tong ano, guys. Yung blower. So ito na, guys. Nakabit ko na yung blower, yan oh. Nakabit ko na. Saka yung kanyang cover. So tinatusubukan panda rin para malaman natin kung okay na yung blower na ikinabit natin. So ito yung ano, yung sira. Yan. So subukan natin. Saksak natin. So okay na, guys, oh. Umubuga ng hangin yung blower, okay na siya, oh. Okay na siya, guys. So tingnan natin yung ano, yung out nito, kung mayroon na siyang out. Atin to subukan. So ito yung ano, yung ating digital tester. Yan. Yan ang gagamitin natin. So, yan na, guys. Tingnan natin kung ilan ba yung voltahe na lumabas. So, saksak natin. Tingnan natin kung ilan ba yung ano, voltahe nito. Saksak natin. So yan, guys, 57.2.
yung kanyang boltahe. So okay na siya. Subukan natin ulit. Tingnan natin yung ano, yung number yan sa digital. Kung ilan ba yung ano niya, yung kanyang number. Yan, naka-full na to. So, ito, walang gamit to kasi walang wire. Ito lang yung isang volume ang gamit. So, yan, naka-full yan. Tingnan natin kung naka-300 siya. So, saksak natin ulit. Hindi pala naka-pull. Saksak natin ulit. So, 57 yan guys, oh. 304. Yan. Patayin muna natin. Okay na siya, 57. Ang problema na nito, wala tayong pang-fisting na welding. Yan yung problema natin. Gusto sana natin subukan pero wala tayong rod dito. Kasi yung may-ari nito, kalimutan daw yung ano, rod. Wala tayong pang-fisting. So yung may-ari nito, taga ano, bukid nun, kaya malayo. So, subukan natin uli. Yan o. 328 yung kanyang ano. So, okay na to. 57, ano. 57.2 yung kanyang boltahe. So, malapit sana natumba yung stand ng ating camera. Balik ko muna yung cover nito guys. Takpan muna natin. So, ito na guys. Natapos ko din na balik yung kanyang cover. Subukan natin uli. Kung hindi na ba siya mamatay-matay yung kanyang digital power. Yan. So, saksak natin uli. So, okay na talaga siya, guys. So, okay na talaga siya. Papatayin muna natin. So, hanggang dito na lang ating video. Sana may natutunan na naman kayo. So, gusto ko sana subukan welding. Kaso lang, wala tayong pang-testing dito. So, nakita nyo naman na mayroon siyang boltahe na lumabas sa out. So, pakilike lang yung ating video. So, sa susunod, pag may magpayos ng welding, ipapadala ko yung kanyang, ano, welding rod. Kasi, para makita yun kung gagana talaga yung kanyang welding. So, okay na siya. So, hanggang sa muli, mag-ingat tayo palagi sa pag-re-repair. So, thank you guys. Thanks for my watching.